Hi Fire Signs! Ito po yung mensahe sa inyo ngayong araw, November 10, 2022. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. So tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo. Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. So meron tayo dito ng Fairy Climax Approaches, Full Moon in Aries. Ayan, so meron na ditong ano ba, kung meron kayong mga problema, malapit na siyang matapos. Kung meron naman po kayong, sabi natin, meron kayong pinagbubuti sa life ninyo, marireach niyo na po yung goals ninyo. So, wag lang talaga kayong bibitaw. Fire signs, tignan natin. Spirit guide, ano po yung mensahe natin for Fire signs ngayong araw. Fire signs. Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ano po yung pwedeng maganap, spirit guide, kay fire signs ngayon? Ano po yung pwedeng maganap kay fire signs, spirit guide ngayong araw na ito? Meron tayo ditong the mountains nearby. Okay, so yung iba po sa inyo, kung may pag-travel kayo, abroad or local, domestic man yan, eh, meron po kayong mararanasan na delays. Pwede rin kung may hinihintay kayong money. Basta may delays sa life ninyo ngayon. But do not worry, kasi yung delays na to, pwedeng nilalayo lang kayo ni universe sa kapahamakan. O kaya naman, pinag-iisip niya pa kayong mabuti. Okay? So, parang binibigyan niya pa kayo ng time para makapag-isip. Kaya may mga delays kayo na nararanasan. So, do not take it, you know, as mala, something like that. Tignan po natin. Ano pa yung mensahe for you? Meron tayo ditong, ayun, yung iba nga sa inyo, kung meron kayong hinihintay na money, medyo makakaroon siya ng delays. Ayan. So, for some of you naman, pwedeng nag-iipon po kayo pang lipat ng bahay or pang paggawa ng bahay. Something like, parang ano to eh, malaking gastos. Okay? So, yung pinaghahandaan po ninyo, malaking gastos yung pinaghahandaan. So, dapat lagi talaga kayong may cash. Fire signs. So, meron dito lilipat ng bahay. Kaya lang magkakaroon siya ng delays. Pwede kasi na yung lilipatan ninyong bahay ay hindi pa siya okay. Or meron pang naka... O kung dito bahay, pwedeng pwesto to sa negosyo ninyo. Pwedeng nandun pa yung umuupa. So, parang last month niya na ngayon. Ganun. Kaya medyo may delays. Spirit guide, tignan po natin. But do not worry kasi mangyayari pa rin yan. Mangyayari pa rin po yung mga nais ninyo. Extra joker. Okay, so may new beginnings naman po para sa inyo dito. Ayan, wala naman kayong, alam mo yun, fire signs, wala naman kayong takot sa mga gagawin ninyo, sa mga decisions na gagawin ninyo in life. So, ayan, no, may delays nga pagdating dito sa money. Kasi pinag-iingat din kayo ni universe. Kung meron kayong katransact na ibang tao, fire signs, ano, bukod pa sa family ninyo, yung taong to kasi pwedeng, alam mo yun, medyo natetemp yung taong to na lokohin ka. So, yung delays na to na mangyayari sa life mo is pwedeng makapagpaisip dun sa taong yun na mali yung gagawin niya. Something like that. Pwede nga na may umatras dito sa usapan ninyo. Kasi iba talaga yung hangarin niya kaysa sa hangarin mo. Okay? Kaya, ayun, parang medyo matatauhan siya. Sana matauhan yung taong yun kung sino man yun na gustong manloko sa'yo. Meron tayo dito ng number 21. Tapos meron tayo ditong number 3, tapos meron tayo ditong extra joker. So for some of you, gusto niyo talaga ng fresh start. Pwedeng nagbabalak yung iba sa inyo by 2023, is nakalipat na kayo ng bahay, o kaya tapos na dapat yung bahay na pinapagawa ninyo. So alam mo yun, may tina-target po kayo dito. At mukhang makukuha niyo naman talaga yung target niyo na yun bago matapos yung taon. Or bago matapos yung month na to. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe for you. Fire signs, yan po yung napipick up ko. Tignan natin. Pagdating sa trabaho. Spirit guide, pagdating naman po sa trabaho ni fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, kamusta naman po? Spirit guide, pagdating po sa trabaho, kamusta naman po si fire signs, Aries, Leo, Sagittarius? Two of Wands. Meron tayo ditong 9 of Cups pagdating sa trabaho. Ace of Pentacles. Yan. So, could be meron kayong marireceive ngayong araw na to. Could be bonus to, tips. Basta, hindi ito yung salary ninyo.
Maganda tong energy na to. Parang ano ba? Parang bonus nyo kasi to. Ewan ko kung ano tong bonus nyo na to. Saan ba to? At bakit nyo, bakit kayo makakakuha ng bonus? Pero maganda. Iba naman po sa inyo, back pay ito. Oo, makukuha ninyo. Kasi parang nag-decision yung iba sa inyo dito na i-pursue na talaga yung gusto ninyo, yung life purpose ninyo, or yung what your heart desires. Fire signs. So, pwede po na yun. Kaya may marireceive kayong money dito. For some of you, pwedeng bagong trabaho po ito. So, alam mo yung masaya kayo sa ginagawa ninyo. Hindi kayo relax, pero masaya kayo. Alam mo yung na-challenge kayo. And very proud ka din sa sarili mo dito pagdating sa trabaho. Maganda din yung communication mo, yung connection mo with your co-workers. Yan yung nakikita ko dito. So, tingnan natin. Parang dito mo nakikita na pinapahalagahan ka. Hindi ka lang just employee. Check po natin, spirit guide. Ano pa po yung mensahe natin for... Basta magiging masaya ka ngayong araw dito o pagdating sa iyong trabaho. Pwede may manlilibre sa'yo, ganyan. Or may magyayaya sa'yong kumain sa labas. Na co-worker mo, pwedeng ilibre ka nga niya. Blood on the moon. Destiny. Okay, so parang ito yung destiny mo. Dito ka talaga papunta. So yung iba sa inyo, kung di na kayo masaya, fire sign sa inyong trabaho, then pag-isipan nyo mabuti kung ano ba yung gagawin ninyo dyan. Kasi hindi pwede na ma-stuck kayo forever. Kailangan ma-enjoy nyo yung life nyo. Hindi lang yung life ninyo, pati yung pagtatrabaho ninyo. Kasi pwedeng sobrang stress na kayo sa trabaho. Basta, iba na talaga yung nangyayari. Hindi na siya yung pwedeng tiisin na lamang. Kasi kung may magagawa naman kayo, diba? So, gawin nyo na kung ano yung gusto ninyo dito pagdating sa trabaho nyo. Tignan po natin, spirit guide. Huwag nyong harangan yung pag-grow ninyo. Pagdating po sa money, meron tayo ditong 10 of wands. Meron tayo ditong 7 of swords. At meron po tayo ditong 8 of cups. So, yun nga, maging maingat talaga kayo sa pag-handle ng finances ninyo, fire sign. So, maganda naman po yung energy dito kasi meron tayong 10 of wands. Actually, medyo nai-stress po yung iba sa inyo pagdating sa money. Pero kasi ito, oh, parang meron kayong inalisa na sitwasyon. O kaya naman kung kasama nyo yung family nyo, and kung single kayo, pwedeng nag-solo na lang yung iba sa inyo para mas makatipid po kayo dito. Parang alam niyo, hinahanap niyo kasi yung place ninyo. Hinahanap niyo kung saan ba kayo belong, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Yun yung nakikita ko sa inyo dito. Even pagdating sa money mo. So very dedicated kayo dito. Alam niyo, talagang focus kayo kasi meron kayong goals. Yan yung nakikita ko sa inyo. So 7 of swords, nag-iingat po kayo ngayon. Or dapat daw mag-ingat kayo, sabi ni Universe, pagdating sa inyong finances. So, itong mga connections na to, kung hindi naman na talaga nakakabuti sa'yo, hindi na nakakapagbigay ng grow, mas nakakabawas pa. Ewan ko ba, ba't ba na-stutter ako? Nakakabawas pa to sa ano mo, sa mga expenses mo. Ay, hindi sa expenses, sa budget mo ba? Ayan, nakakabawas to sa budget mo. Alam mo yun, tas wala namang nabibigay, wala ka namang napapala dito sa mga binabayaran mo na to. So, putulin mo na yan. Kasi nagiging gasos na lang talaga siya. Wala namang kinakapuntahan. Hindi mo naman nasusulit yung binabayad mo. So, tignan po natin, spirit guide. Ayan, yung iba siguro yung... Kaya nag-stutter kayo kasi... Diba nag-stutter ako kanina? Pwedeng meron kayong kausap about sa money ninyo. Tapos nahihiya kayo na tanggihan. Check po natin, spirit guide. Yung parang alam nyo yun. Hindi nyo alam kung paano kayo tatanggi. 2 of cups, pagdating naman po sa business. So, this is a good partnership. And meron tayo ditong the high priestess. So, follow your intuition pagdating po dito sa mga decisions ninyo pagdating sa trabaho, sa negosyo ninyo ngayong araw na ito. So, pwedeng meron kayong katransak. Pero nakikita ko naman dito sa katransak ninyo, okay naman po siyang kausap. Kaya lang kasi medyo napapaisip ka dito, fire signs, kung ipopursue mo ba ito. So, follow your intuition kung ito ba ay ipopursue mo. So, kung ano yung unang, kunwari pagkagising mo, ano yung unang nasa isipan mo about dito sa transaction ninyo, sa partnership ninyo, yun yung sundin mo. Check po natin yung iba nga sa inyo, mapapaginipan nyo pa to. Kakaisip ninyo.
Love life po, spirit guide. Kamusta naman ang love life? Meron tayo ditong 2 of coins. So, for some of you, 2 tao yung binabalansi ng person mo. O kaya naman, 2 importanteng aspect ng life niya. Your love life. Yung love life ninyo. At yung trabaho niya. So, parang hindi niya alam. Pwede hindi ka nabibigyan ng enough time ng person mo ngayon. Fire signs. Naguguluhan siya. Pwedeng naguguluhan din siya kung ano ba talaga kayo. Or maybe energy mo to. Ikaw yung naguguluhan dito. Ano ba talaga kayo ng person mo? Ano ba yung plano niya pagdating dito sa relationship ninyo? Tignan natin. Oh, mahal ka naman ng taong to. Need nyo lang mag-usap. Pwedeng LDR kayo. Need nyo lang mag-usap ng taong to. Mahal ka niya, oh. Pwedeng hihingi ng, meron hihingi ng sorry sa'yo ngayong araw na to. Fire signs, okay? So, yun lang po yung mensahe sa'yo. Ingat kayo always. More blessings to come. And enjoy the rest of your day. Bye-bye!